Hello mga kasim like-minded, mga kapatid, at sa mga bagong viewers natin dyan o kakapunta pa lang dito sa YouTube channel ko, welcome po. At ngayon pa lang, nagpapasalamat ako sa inyo kasi dito kayo upang alamin o panoorin o pakinggan yung mga ibabahagi ko sa inyong impormasyon tungkol sa story ni Jesus Christ. Ayan. So para po sa mga bago, papaalala ko lang muli, lalo na sa mga bagong nanonood pa lang, itong book na ito ay authored o sinulat ni Tina Louise Spalding. As you can see here, yun siya. And actually, hindi talaga si Tina ang nagsulat, but actually, si Jesus Christ mismo ay pumasok sa katawan niya. At si Jesus Christ ang gumamit ng katawan para isulat yung mga impormasyon na nandito. Ang tawag po doon ay channeling. Kung kayo po ay hindi naniniwala, lalo na sa mga bago pa lang na nanonood, hanapin niyo po si Abraham, yung Jerry and Esther Hicks. Si Esther Hicks, search niyo po kung anong ginagawa niya. Or di kaya, try niyong isearch din si Bashar. Search nyo Bashar Teachings or yung video niya kung anong ginagawa. Ang lalaki doon ay si Daryl, and then papasok sa kanya si Bashar, and then mag-iiba kanyang pangangatawan. O search nyo rin po Saint Germain. Ayan, dahil po kung napapanood na ganyan ng mga channeling, pero ang nakikita kong matinding channeling na nagagalaw na talaga yung katawan ay si Esther Hicks. Pero ito, siyempre, hindi ko man nakikita pa fully kasi hindi siya ganun ka active publicly sa online, kasi meron siya sa sariling website. So doon mo lang mapapanood yung lahat ng impormasyon na meron sa kanya kung paano ginagamit ni Jesus Christ yung katawan niya. I mean, hindi ko kasi nakita kung talagang gumagalaw or ano. But still, lahat ng information dito ay hindi sulat ni Tina, gagawa-gawa lang, but galing sa isip mismo talaga. O talagang, alam mo yung first hand na nandun siya mismo sa nangyaring yun. Siya mismo ang nagsabi na nandito. Hindi ibang tao, walang filtration, walang halo, walang kulang, buo. Kaya ito ang binabahay ko sa inyo. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Tara, isa na natin nating share. Hello everyone, once again, this is Rudy Placerna at maraming salamat. At yun nga, magiging topic natin for today ay yung kung paano na siya nag-umpisa. Ito. Ang last kasi na sharing is tungkol sa forgiveness. Yun yung last na binasa ko at binahagi ko sa inyo. Ngayon naman po, ang share ko na sa inyo ay ito na. Tungkol sa how it all began. Yung chapter 1 dito. Okay, so ngayon, babasahin ko siyang muli. Pakinggan po ninyo ng maigi at tatagalogin ko po. Itatranslate ko po sa makakaya ko na para kahit sino man ang manood ay maintindihan na. Dito nyo mas maintindihan kung paano ba talaga siya nag-umpisa. Ano ang katotohanan sa likod ng sinasabing katotohanan. Okay, so ito. How it all began. Paano ba nag-umpisa ang lahat? Sabi niya dito, we wish to start at the beginning. We wish to start with my birth. So gusto niya muna umpisahan sa umpisa at lalo na dun sa nung siya ay pinapanganak pa lamang. My mother was informed in a dream. Mother po ah, hindi si Joseph. Kung napanood niyo po o nabasa niyo yung New Testament, ang laging kinakausap dun si parang si Joseph yata eh. Well, nakalimutan ko na kasi I'm not very sure. Try niyo pong panoorin. Pero ito yung totoo ah, kung ano yung unang kwento. Direct mismo kay Jesus Christ. So dito pala sinasabi na yung mother ni Jesus Christ ay na-inform in a dream sa panaginip that she would have me. Okay? She had a discussion in a very vivid and lively dream that told her that she would become pregnant. Okay? So, napaka-vivid, napaka-liwanag sa kanyang panaginip na siya ay mabubuntis. That she would have a child who would bring light to the world.
So yung magiging anak ng kanyang nanay, no, ay magbibigay ng liwanag sa mundong ito. And the spirit of this child would come into this unborn baby and would live as life out as her son. So ang spirit ng batang ito ay baga mabubuhay sa mundong ito as anak niya. Sinabihan din siya, she was told in this dream that she would be responsible for providing the foundational environment. So, sinabihan din siya sa panaginip niya na once na napanganak na, anak na siya, Jesus Christ, kailangan niyang kampanan yung responsibilidad na makapag-provide ng foundational environment. Foundational environment in which this being would live kung saan man siya lalaki o titira. She was told to teach it in the Jewish way. Okay? So sinabihan na turuan siya in a Jewish way. But she would also told to be very gentle. Okay? Maging gentle siya and kind with this baby. She was told to love it unconditionally. Mahalin ng walang kondisyon yung batang ito. To love it with all her heart. Mahalin ang buong puso, for it would need her love. And it would have a challenging life at times because of its personality and its nature. So yun. So, sinabihan siya sa kanyang panaginip. And dinidiscuss nga na once na napanganak niya ng baby na ito, mahalin niya ng maigi. I mean, ng walang kondisyon, ng buong puso. Dahil kakailanganin ng batang ito yung pagmamahal ng isang nanay. Lalo na pag siya ay nakaharap ng sinasabing challenging sa buhay. Lalo na sa kanyang personality at nature. This being who came to her in dream is what you call an archangel. So yung sinasabi na panaginip nito ay isang archangel. A being from a higher realm. Ito yung isang being o spirit na nasa pinakamataas na realm who has responsibilities to earth. Oh, so ibig sabihin yung mga archangel pala ay may responsibilidad dito sa mundo, I mean dito sa earth. Who has chosen this? Who is born into this job, so to speak? Archangels have assignments. They are in charge of and beings they are in charge of. So yung mga angels, ang archangels na ito ay mayroong assignment na sila ang in charge sa mga beings kung saan sila naka-in charge. Parang ganun. So meaning meron ding archangels na naka-assign para sa akin. Something like, ganun din sa'yo, sa lahat. This archangel was in charge of my life. I mean, kay Jesus Christ, meron daw in charge sa kanya. My transformation and my education. Kaya ako for sure, hindi ko man siya nakakausap pa. Hindi ko man nakikita pa. Pero for sure, nandyan siya. Kaya yun yung ginugol ko eh. Na soon, na talagang naririnig ko na siya, siya na nagsasalita sa isipan ko, nararamdaman ko na siya, lagi niya akong pinapayuhan, anong dapat at hindi dapat, mga ganang darating niya. I have spent much time with this being since passing over so many years ago. So, sabi ni Jesus Christ, itong archangel na to, nag-spend siya ng maraming time doon sa kanya. Since passing over so many years ago. Back in that day, this being was able to communicate with my mother in a dream. So, noon, itong archangel na to nagkaroon ng communication sa kanyang nanay sa pamamagitan nga ng panaginip, di ba? My mother told my father about the dream. Okay? So, yung mother ni Jesus Christ, sinabihan niya kayang tatay, mga asawa. And he poo-poo a little bit. Ibig sabihin, oh, parang hindi naniniwala yung tatay, ang kalokohan niya, pagsasabi mo, something like that. For he was in the male world of reason, judgment, and action. So, ibig sabihin, noong unang panahon kasi, oh, kahit ngayon naman, mga kalalakihan, tayo. Sa mga nanonood ngayon, tayo mong pansinin. Kung nanonood ka dito at isa kang lalaki, at napanood mo yung karamihan ng mga vlogs ko at may nagbabago sa'yo, lalo ng mga subscribers ko na panayang comment, at talagang pinapanood at nakikinig, maaaring out of title. Okay? But, no judgment ah. Lahat tayo ay same. Lahat tayo ay fully evolved. Ang difference lang is, we are more
thought. I mean, naturuan natin ating sarili. Ito sinishare ko sa inyo. Tinuturo nyo rin sa inyong sarili sa pamamagitan ng pakikinig nito. Ako naman sa pamamagitan ng paggawa ng video, binabahagi ko sa inyo na parang binabahagi ko rin sa aking sarili. Na nung unang panahon kasi, at kahit ngayon naman, nangyayari pa rin kung mapapansin mo lang, na ang mga lalaki, ang male world, ay laging marason, punong-puno ng judgment, at laging gusto may action. Okay? My mother was an intuitive, unkind woman. So yung nanay niya ay laging ginagamit yung intuition, yung feeling, at mabait na pagkababae, who was open to these other realms, kung saan siya ay open sa ibang realms. There's different kind of realms kasi. Na, sa pagkakalam ko pa lang, there's 10 realms na natutunan ko so far. Which is, every time I meditate, pupunta ako dun sa pinakamata, sa 10th realms. Dun na sa heaven na sinasabi. And then actually, meron pa pala yun. May pupuntahan pa. Anyway, and most women are. Halos lahat ng babae ay open sa iba't ibang realms as long as sila ay laging intuitive. Ginagamit nila ang kanilang feeling. This is why you see more women in spiritual. It's true. Kasi pansin ko, si Esther Hicks. Ayan. Sino pa ba? Yung kay Jermaine, St. Jermaine na yan. Marami akong mga nakikilala. Pag mapapanood, manonood ka sa YouTube, hanapin mo yung The Next Level Soul. Tingnan mo lahat dyan yung mga nagja-channel. Ang dami halos puro babae. Mas prone, I mean, mas open kasi yung babae pagdating sa mga gantong bagay. But, kung papansinin mo, ba't parang hindi naman? Kasi, yung isip nila ay so much bombarded of information and confusion. Masyadong busy. Sa sobrang busy, hindi nila marinig ang sinasabi ng puso. Kung dumating na kasi yung time na talagang nagkaroon ng sobrang matinding, grabbing issue, stress sa buhay nila at ayaw nila yun, that's the time na dahan-dahan na mabubukas na yung isipan nila. Aalisin na, yung urat na sa ayaw ko na nito, that's it, ayaw ko na. Iiyak sila, ganyan. And then that's the moment na kung saan magkakaroon ng interfere yung archangel o sabihin natin yung mga spirit guides na gumagabay sa kanila. So yun talaga yung katotohanan. I mean, maaaring yung nanonood dito ay hindi na iniwala. It's okay. Kasi maaaring hindi nyo pa napapansin. Pero try nyo pong pansinin. Yeah. Anyway, kaya ang mga babae, kaya kung papansinin nga daw sa mga spiritual groups, mas maraming babae talaga. And you do in other meetings. Yeah. For women are more open to the non-physical. Mas open kasi yung mga babae talaga sa mga spirits. Halimbawa, yung tinuturuan ko dati, mini-mentor ko, malalatil ngayon nag-sharing pa rin naman kami. Si, tawag ko sa kanya si Sis Jubel. O, si Jubel Direct. Kung narinig yun na yun before, na sinabi ko. Nag-umpisa lang kami sa Law of Attraction noong 2020. Pero, nung nagte-training kami, lagi-lagi siyang nananaginip vividly. Lagi niya sinasabi sa akin nang dati hindi pa ako sa ganyan eh. Na yung sa panaginip. Tuwing ang babae na nananaginip, bakit vivid? Ganon, kita yung talagang nandun na. Kitang-kita nila. Yan. But hindi pa ako aware sa mga meanings at kung paano mo ito masayos yan. Pero ngayon, aware na ako. Yan. So, at saka ano yung mga meaning nito, ba't tayo nananaginip? Anyway, they are more receptive in nature. Mas receptive yung babae. They are more fluid in nature. This is an important fact to bring to mind at this point. That my mother, not my father. Kung mapabasa nyo lang talaga yung sa New Testament. Kasi lagi dun yung sinasabi si Father Joseph doon na nananaginip eh. Na sinasabihan siya na umalis kayo dyan, papatayin kayo, ganito ganun. Yeah. But it's not. So dito no, napaka-importante daw at this point na my mother, not my father. Yung mother niya was the one with whom communications could be made more easily. Okay? So ang babae ang mas madali daw nakukommunicate. Next is tungkol sa deconstructing myths. Ayan. So dito na tayo. So doon nagtapos yung beginning, yung pauna niya muna. So ang next is regarding sa ito. Deconstructing myths. Yan o. Okay? This is the beginning of the deconstruction of the idea that men play more important role in the spiritual-cultural interface. Kung papansin ninyo, like yung mga Pope, kaysa Pilipinas, yung
pinsan nung asawa ko nung pumunta dito sa Canada, kasi sumasali sila sa fest something. Yung something, I don't know if that's a church, di ko alam kung ano yung religion nila, but something fest, something ganun. And sabi nila, bakit babae yung nagsiserve dito? Ganun. But sa Pilipinas, never ever sila nakakita na babae yung nag-serve ba something, di ko maintindihan lang. Yan. Kasi sa Pilipinas, puro lalaki to. Anyway, pero kung mapapansin mo naman, di ba? Yung bakit walang naging pope na babae? Ayan. Why not? Bakit always lalaki? So, this is not the case. Generally, women play a much more important role in the transmission of information. So, yung mga babae pala ay, kumbaga meron pala silang mahalagang role pagdating sa transmission, pag-send ng mga information o pag-receive. Okay? The transmission of new information in particular, for they do not become so attached to the structures, the power, the politics as men do. Kasi karamihan sa mga babae ay hindi masyadong attached pagdating sa mga struktura, pagdating sa power, at pagdating din sa politics. Well, ngayon, maybe there might be change, pero mas marami pa rin ang kalalakihan talaga. So this is my first insertion of blasphemy in this story. There will be many, we assure you. So yung blasphemy, ibig sabihin yung mga hindi makatotohanan, no? Para sabihin natin hindi totoo, dito, kumbaga in-insert agad niya, para maintindihan natin na ang mga babae talaga ay open, intuitive. Yan. Ang masasabi ko, kaya ang iba ay sabihin nila, ba't hindi ako intuitive? Kasi hindi nyo napapansin. Kung hindi nyo man napapansin, maaaring ang isip nyo punong-puno ng confusion. Marami kayong ginagawa palagi. Pero mas nangingibabaw palagi sa inyo yung intuitive. Mapagmahal kayo, mapag-pray kayo, at open kayo sa sinasabing ng pisikana. Ayan. My mother spoke to this being and was told that she would be giving birth to this child and would shine light on this world and transform things. My mother was prepared somewhat, but the tale of how three wise men, yun na yung sinasabi ko, may tatlong haring dumalaw, di ba? Were told of my coming did not come about in the sense of the story told in the Bible. Ito na yun. O, ito na, yung totoo. Ulitin ko, yung tale, yung sinasabing may tatlong haring dumalaw nung pinanganak si Jesus Christ, di ba? Yan. Sinabi dito na yung three wise men nga sinabi, hindi hari, were told of my coming did not come about in the sense of the story told in the Bible. This book that you study so much and believe is the Word of God. Okay, ito yung book na binasa nyo o natin na pinaniwalaan na hanggang ngayon naniniwala na ito yung salita ng Diyos. There were indeed shamans and esoteric students of spiritually who got this information, just as any psychic would get such information. So, hindi tatlong hari ang dumalaw, kundi merong mga shaman, mga esoteric, like us, parang tayong esoteric, you know, tayo lang nagkakaalaman, parang ganun yan eh, na mga estudyante at mga spiritually na nakakuha ng impormasyon nito. Tulad na lang daw ng mga psychic. Mga psychic kasi nakakadetect yan sila ng something. It was not unusual in that sense, for there are many beings who always receive spiritual information. So, nung unang panahon pa lang, bago pa ipanganak si Jesus Christ, marami na pala talagang mga katauhan na nakaka-receive ng spiritual information. So, hindi na pala talaga tubako. Yung mga sinabi ko sa inyo kanina, na pagdating sa mga channeling, hindi na ito pala bago. Akala ko bago yan. Matagal na pala. So, there was some knowledge in the villages and fields around where I was born and people who knew that someone would be born. Natural. Parang normal lang yan sa atin. Kahit sa probinsya, nung unang panahon, wala pa mga cellphone or text messages or internet. Pag may nabubuntis, may nalalaman talaga, ay, mga anak na si ano, ganito ka. So, but there was not a great fanfare at all. Oh, wala ding parang celebration at all na iniisip natin, di ba, lalo pag Christmas.
tanong si Jesus Christ ba talaga yung pinanganak ng December 25? Diba? Yan. There was not a great shaking up of society at that point. It was merely a small news story that traveled through the spiritual realms. I was not important at that point. Oh, see? I was not important at that point. Nung pinanganak siya, hindi naman siya talaga ganun kaagad na magarbo, matinding celebration. Yay! Pinanganak na si Jesus Christ. Gento si Jesus. Wala naman pala ganun nangyari. Nag-travel lang siyempre sa spiritual yun. Will you spiritual? Spiritual yun eh. Kung nandito ako, nandiyan ka man sa Pilipinas o sa ibang dako ng mundo o planeta, pag nasa spiritual kasi tayo, matik yan. Alam agad dyan, true feeling lang. Walang time dun eh. Walang space. Nandiyan agad. Yan. So, the conception was not as is told. Of course, there was a normal marital relationship going on between my mother and father. And they created me as any baby is created. See? Walang sinabing Virgin Mary. Walang sinabi na nabuntis na lang isang babae at nanganak. Grabe, no? Yung paniniwala na na-implementa talaga sa akin nun, na sobrang mirakila nangyari na nabuntis ng isang babae na walang nangyayari. Ganun. Maaring meron, I don't know. I really don't know. But dito kasi sinabi na, my mother and father and they created me as any baby is created. See? Tulad na lang ng mag-asawa, babae at lalaki, magtatalik, and then magkakaroon ng anak. I mean, syempre, mabubuntis muna bago magkaanak. But my mother always felt that there was a special energy contained within her as she carried me. So, pero ang pinagkaiba lang nung mother niya ay nararamdaman niya yung kakaibang energy habang bitbit niya ang baby o sa sinapupunan niya pa lang. And indeed, this was the case. There was much shepherding that began very early on in my physical experience of the spiritual side, of energies and information to be disseminated and to be imparted to me through my mother's body. She was raised in vibration to assist in my physical development. So, shepherding. Ang ibig sabihin ng shepherding? Ibig sabihin yung parang, alam mo yung mga shepherd, yung may mga kambing halimbawa, yung nangangasiwa, yung nagbibigay ng protection, yung nag-guide, ganun. So, yung ibig sabihin ng shepherding. That began very early. Nung una pa lang, ay marami ng mga protection na sabihin natin, mga gabay o mga information na binabahagi bago siya maging physical experience, bago siya mapanganak. And ito ay ginagawa sa spiritual side. Marami mga information nga, tulis mga information na ini-impart, ini-implementa doon sa katawan ng kanyang nanay. She was raised in a vibration to assist in my physical development. So, pinalaki o ginabayan din talaga yung mother niya, ni Jesus Christ, para sa kanyang physical development. For I would need a strong, muscular, and flexible masculine form in which to grow. So this body, this child's body that was incubating within her, was given particular attention from the non-physical realms. So ganun pala yun. Binigyan pala ng special, sabi natin, hindi naman siguro special attention. Lahat naman tayo may ganun eh. Kumbaga, naging kakaiba lang siguro dahil kailangan ng isang baby o sanggol na ito na maging magandang pangangatawan, maayos siya. Kaya ginabayan din talaga at ni-raise na mas maayos yung energy at vibration ng mother ni Jesus Christ sa pamamagitan ng tulong ng non-physical. Energies can be shifted in, chemical systems can be shifted in, and light and love and information can be infused into a being that is created within the female form. It manifests out of spirit. It does not grow for no reason. The physical form, the body, at the time of conception, is stimulated by the desire of the spirit that wishes to live a life. So, it is being stimulated from the non-physical. So, paano ko ba papaliwanag to?
haba, no? Medyo malalim. So, yung energies ay pwedeng pumasok sa atin, yung mga chemical system ay na-assist para ma-implementa sa atin, yung liwanag at pagmamahal ng information ay pwede ding infuse sa atin, no? At kinreate ito within the female form. Nagmanifest yung spirit at hindi ito lumalaki o nag-grow lang nang walang karason-rason. Yung physical form, yung body at the time of conception ay nag-stimulate sa pamamagitan ng desire ng spirit na gusto niyang, pumunta dito, ma-experience yung magkaroon ng isang katawan. So, kung isa kang babae na nanonood dito, ibig sabihin yung katawan mo talaga ay, na-infuse ng energies, chemical systems, mga love and light and information ay na-infuse sa'yo. Yan. Well, actually, sana yan eh. Kung ikukunik ko itong sinasabi ko sa inyo sa Conversations with God, sinabi din talaga doon na yung babae pa lang, the moment na sila ipinanganak, ang kanilang intuition or feeling level ay to the highest, to the max. While ang mga lalaki, well, hindi naman sinasabi na hindi tayo ganun, but mga lalaki has to do something para maabot yon. Yung ganung klaseng intuition and level of feeling. Yan. Pero kaya natin yon. Pantay naman tayo, we also have that. It's just, kailangan lang natin siyang pagtrabahuhan para maabot yan. Pero yung mga babae, ganun talaga. From the start, pinanganak pa lang pagkalabas, ang lakas na ng feeling nyo. Kaya nga pansin nyo, di ba, yung mga babae, malakas sinasabing tamang hinala. Walang may nararamdaman talaga kung kakaib eh. Ba talaga eh? Ano nga ganyan eh. So, may nagiging distorted lang. Yung hindi lang align kapag nangingibabaw ang ego. Kesa yung feeling nila. Kasi yung talagang babaeng mapagmahal, walang ganun eh. At meron ako nakitang ganyan. Yeah, I really experienced it and I saw her kung paano siya magbigay ng pagmamahal, kung paano siya mag-isip. Yeah, hindi talaga more on isip eh, but more on love ang mayira sa kanya, ang kanyang spirituality and soul. Okay, next. Here, I will go into this idea of much controversy in your culture. The question of when the spirit enters the body. Ito na. When is it human? When is it alive? When is it a sacred being? So yun, di ba? Maraming kontrobersiya dito sa kultura natin. Hindi lang siguro sa Pilipinas, but sa buong mundong ito. Pagdating sa question na, paano mapasok ang espiritu sa katawan natin? Kailan tayo magiging tao? Kailan tayo mabubuhay? And kailan ito parang magiging isang sagrado? Well, it is a sacred being before it is born. Yun yung sagot. Bago tayo, di ba may mga ganun, sagrado ka ba? Ito, sagrado ang tao. Parang napaka-holy niya, something like that. Well, personally sa akin, di talaga umubra yung mga ganyan dati talaga. Ewan ko ba? I don't see them as a very, very holy. Ewan ko, somewhat meron talagang feeling na bakit dapat siya lang? Parang ganun. Parang sa akin, pantay-pantay talaga. All of us are the same. So ngayon, masasabi ko na, totoo naman talaga, lahat tayo ay holy. Lahat tayo. Walang mintis, kahit yung bulag, kahit yung pilay, kahit yung baliw, kahit yung hindi maayos mag-isip, kahit yung masama yung tao na nakikita nyo, kahit yung mamamatay tao, yung mga kidnapper, o sino man, all of them are holy as well. They are also sacred. Nasabi kong holy, kasi yun naman talaga from the start. Nung pumunta dito, na deeply indoctrinated. Naprograma lang sila ng matindi na hindi maayos kung paano sila mag-isip, kaya sila nagiging ganon. But they are still equal in the eyes of God. Okay? So, it requires not the physical body. So, tayo kasi is mga sagrado na noon pa lang. At actually, hindi natin talaga kailangan ng katawan na to. We will comment on your subject of abortion. Okay, next naman tungkol sa abortion, which comes up at this point. You will wish to know when I became being known as Jesus, for it will be used in arguments on your earth about when termination of pregnancy can take place. If at all, we say that the spirit always has a choice to be in the body or not in the body. So yan, pagdating sa abortion, kung okay lang ba o hindi, pinagpabawal, masama ba,
Ang sagot dito na sinabi ay yung spirit ay laging may choice. Kung siya ba ay kung gusto niya ba ng may katawan o wala. And there is no final decision ever made when the spirit is in the body. O yun. So wala pala talagang magiging final decision kung ang spirit ba ay nasa katawan na. O nandun na o wala pa. A spirit can leave a body at any age. So yun pala yun. So even mag-abort man, well, actually, it's okay lang pala kasi yung spirit can live naman eh, anytime. Ito, kahit ako kung nasan ako, ang spirit ko can leave me at this moment, at this time. Ikaw rin, ganun din sa'yo. Which is nangyayari lagi yan. Tuwing kailan, pag tayo natutulog. Hindi lang kayo aware. But yes, where it is before birth or after birth. So yan. So yun pala, kayang umalis ng spirit bago tayo panganak o after panganak. You might decide to leave your body when you are 3 years old. So pwede rin pala yan na yung spirit natin ay mag-decide na umalis na lang sa katawan o umalis na sa katawan ng isang sanggol. You might decide to leave your body when you are 20 years old. Pwede rin pala yan pag 20 years old ka na. You might decide to leave your body when you are 60 years old. Oh, diba? Pwede rin daw mag-decide na iwanan yung katawan mo kapag you are 2 weeks old. Pwede rin pala yan. Or kahit nasa loob pa lang ng sinapupunan. Changing positions or changing ideas. So anytime pala, sabi natin timeless. Walang pinipiling oras si spirit. Once nag-decide siya, alis siya, alis na siya. No? Klaro na yun, guys? May mga questions po ba kayo dyan? Comment nyo lang down below. Right? Mga clarity. Okay, next. We bring your attention to this subject that the physical body is the gift to the world of the spirit. Hindi ko naintindihan ito dati. Yung sobrang tuwa ng mga spirit pag sila ay nakakapasok dito sa katawan na to. Kasi hindi daw natin maintindihan kung gaano sila kalonging na gustong maranasan ang makalanghap ng simoy ng hangin, ang makakita ng mga puno, makakita ng dagat, maramdaman ang sinasabing haplos ng hangin, at kung ano pa dito sa physical na mundong ito. Hindi daw natin naiintindihan yan. Kasi sa atin, it looks very normal. Ganun naman lagi talaga sa buhay, di ba? Every time na sabi natin, itong laptop na to, yan. Nung dati, yung laptop ko is yung very lower price lang. Nasa like, yung mga basic lang, 14, 15K, ganyan. Pero nung ito, nung binili ko to, nasa ano to, 53K. Nung nasanay na ako, bali wala na. Think like that. Na parang hindi ko na wala na sa akin yung classic device na to. But nung nag-umpisa pa lang, hindi naiintindihan ng mga taong meron nito kung gano'n siya kaganda para sa akin. Yun yung ibig sabihin nun. O sabihin natin yung mga taong gusto rin pumunta dito sa Canada na they've been really longing to come here. Pero hindi ko sila, may mga taong like matagal na dito, hindi nila maintindihan ba't gusto pumunta dito. Sabi nila, pangit naman dito kasi ganito, ganun, malamig, ganyan, puro katrabaho, ganyan. Kung ano sinasabi, but they don't understand the feeling of a one soul, a spirit, that they're longing to come here in this country. Something na ganun. Yung example na. Okay. Well, hinantulad ko lang yung gustong sabihin talaga ng spirit kung gano'ng kahalaga nga na kung bakit regalo natin sa spirit yung katawan na ito. Yung katawan mo, ay regalo mo yan sa spirit. Kaya pahalagahan natin. At bigyan natin ng halaga siyempre palagi yung mga nakikita natin at nangyari sa ating buhay. And you are not taking anything from it if you decide that you do not wish it to be born. For a spirit that wishes to be born does not want to come into a home that hates it or resents it. So, yung mga spirit kasi na pumupunta dito, kung papansin mo, tuloy naman ang panganak sa mga squatter, di ba? Tuloy yung panganak ng mga
sabi natin hindi kaya-aya ang tao, kung titignan natin, well, which is hindi naman talaga sila kaya-aya, sabi natin, well, there's a lot na laging pinapanganak. Pinapanganak sa ilalim ng tulay o kung saan man. Pero sabi nga dito, yung spirit naman ay hindi naman siya mabubuhay, papanganak sa isang bahay o sa isang lugar na kakainisan niya o itiriresent niya. Wala kasing ganun sa spiritual world eh. Wala. Now, this is not going to be a wonderful place for a spirit to grow and learn and express itself. It understands if the mother termini is the physical expression that is the fetus, this unborn physical undeveloped being who cannot survive of his own volition at the point. It will create another body, perhaps in the same woman, perhaps in a different one, depending on the circumstances and what it wishes to do. So, ganun lang si spirit. So, kung ngayon guys, no, para sa mga nandito, I hope you are very open-minded at mabigyan niyo consideration o matanggap niyo na kung sino man ang willing na gusto mag-abort, it's not a sin. Hindi sa isang kasalanan kasi yung spirit, bago siya pumasok sa katawan na yan, kung nag-decide yung tao na natanggalin muna, wala silang ano doon, wala silang discrimination, wala silang ibibigay na parusa o kung anuman base sa kung anong ginawa nila. Kasi si spirit pwede naman pumasok ulit doon eh, pag sila nabuntis muli. Nagkakaroon lang ng parang kasalanan or sin sa isang tao kapag inisip nila. Pag nagkaroon sila ng guilt, pag hindi nila natanggap o narinig nila sinabi ng tao na masama kang tao, bawal yan, hala, paparusahan ka ng Diyos. Pag pinaniwalaan niya yun, it will. Magkakatotoo sa kanya yung sinasabing parusa. Pero kung hindi siya niniwala sa mga ganun, baliwala siya at aware siya dito, ito, binabanggit ko sa inyo ngayon, it's nothing, it's okay talaga. There's no sin at all. Wala, hindi ka paparusahan, hindi ka pupunta sa impyerno, walang demonyo at so forth. Walang ganun. Okay, it's just you, or me, or us, ang nagbibigay ng sinasabing demonyo o impyerno. Tayong gumagawa nun. Dito sa mundong to, saan? Sa pamamagitan ng ano? Isipan. The way you think. Okay? So next, you do not need to think that you have prevented a soul's birth. So, di ba? Huwag yung nating isipin na hindi natin, na iniwasan natin na magkaroon ng panganak na mabuhay ang isang espiritu. No. That is not the case. You are not that powerful. Okay? So, hindi tayo ganun ka powerful para sabihin na, uy, pinigilan mo yung ano, paglabas ng sinasabing angel o spirit dyan sa sinapupunan mo. No, it's not. The soul will create another body in another time, in the same woman or in the body of a different woman. O, ganun pala siya eh. So, kung hindi man pwede dun sa nag-abort na yan, sige, maghanap na lang ako ng ibang babae na pwede kong pasukin. Ganun pala. It has many choices. See? And it has no restrictions based on your destruction of a physical structure. So, wala siyang restriction kahit sirain man natin itong pangangatawan natin. It has compassion and knowing. See, ito yung pinakamatindi na hanggang ngayon pinapractice ko na I keep on forgetting yung sinasabing compassion. No. But you know what? Sa natutunan ko dito sa book na to, yung book na to ay yung A Course in Miracles, laking gulat ko na sinabi na the more na ikaw ay laging nakakalimot, that is the best way para masalumong i-improve ang iyong remembrance. Kasi kung hindi daw tayo ginawa na makakalimutin, hindi natin papahalagahan ang sinasabing kailangan mong ulitin at para maalala mo siya. Kaya napakahalaga po ng 4 steps pala talaga when learning information. Para sa mga bago na hindi pa alam, ang 4 steps po, ang first ay unconscious incompetence, pangalawa ay conscious incompetence, pangatlo, conscious competence, at ang pang-apat ay unconscious incompetence. Ibig sabihin sa number 1, marami tayong impormasyon na hindi pa natin alam. Now, hindi pa talaga alam. Ito, yung binabanggit ko sa inyo, alam niyo na ba? Narinig niyo na ba? Baga, kahit ako rin, nung unang binabasa ko ito, I don't know what I don't know. Marami pa akong mga bagay na hindi alam sa mundong ito. Ngayon, nung pumasok ko dito, ngayon, napakinggan niyo to, papasok tayo sa level 2.
Ang level 2 ay conscious and competent. Ngayon nalaman nyo na ang impormasyon na dati hindi nyo alam. Now, since narinig nyo to, naging aware kayo, all we have to do is keep on practicing in a conscious level. Yung pangatlo, conscious competent. Naalalahanin lang natin na gawin siya palagi hanggang sa maging unconscious competent na tayo, yun yung autopilot. Autopilot ibig sabihin natin yung pagtatali mo ng sapatos. Diba ngayon kahit takapikit ka, kaya mo na siyang gawin? Nagagawa mo na siya? Kasi siguro yung pangalan mo na kahit takapikit ka, kaya mo yung sulat eh. Kasi automatic na for how many thousands or millions of times mo na siyang ginagawa. Yun. So pagdating sa information, ganun din. Kaya napaka-importante na we practice yung remembrance. O gawin natin itong 4 steps when we're learning new information. Okay? So next, yung ano kasi natin, yung spirit, they have a very high compassion and knowing. Pag sinabing knowing, wala nang belief yan eh, na naniniwala ko eh. Naniniwala kasi minsan, may halo pang doubt yan eh. Pero pag sinabi mo, alam ko na talaga. Alam ko yun yung mangyayari. Wala eh. Wala na makakapigil sa'yo. Yun yung difference niya. And compassion, sobrang nilang maunawain. Na ako, yung pa yung gusto kong yung practice, at some point, medyo minsan napuputol pa yung PC. Alam mo yun? Pero hindi naman sa lagi. Parang once in a blue mo na lang napuputol. So, hinahangad ko na sabihin natin, sa loob ng 5 years, walang puto ng pisi. Yan ganun, tuloy-tuloy. Lagi ka maunawain, mapagmahal, mapagkumbaba, kahit ano pa sama ng tao, ano man ang ginagawa ng tao sa'yo, yung mas mangingibabaw sa'yo, yung knowingness and yung sinasabing compassion, forgiving, kind, and being loving. Yeah. So, next. And it will have understanding that if a woman decides that she cannot have a child, this is her free will. Okay, so yun nga. Sa atin kasi sa Pilipinas, bawal yan, di ba? Pero dito nga, sinasabi nga ni Jesus Christ, kung yun naman ang angad ng isang babae o design niya na huwag muna magkaroon ng anak, let it be. Baga okay na. It's totally fine. Yan. Kasi sa atin sa Pilipinas, masyado kasi yung ano. Hindi ko lang kung sa inyo, ako kasi, lagi sinasabi na maganda yan, mag-anak ka habang bata pa, para pag lumaki ang anak mo, parang magkakapatid na lang kayo. Ganun yung turo sa akin. Maganda mag-anak ka na agad, 25. Diba? Narinig nyo na ba yan? Kasi ang 25, pag umabot ko siya mga 20 to 30 plus, mahirapan ko na mag-anak. Yung katawan mo, ganito ganun, ganyan, ganyan. Diba? Narinig nyo na ba yan? Ayan. Ako kasi ganun eh, nabuhay ako sa ganun. Kaya maga ako nag-anak. Anyway, this is her decision, and it is up to her whether she feels that she can handle such a large undertaking. It is nobody else's business whether she does or does not choose to do this. Okay? Wala na tayo, kumbaga, we are out of business. It's none of our business. Kung gusto yung ituloy yung panganak o hindi, it's fine. Yun talaga naman eh. That is our comment on this particular subject. Clearly, we are pro-life, we love life, and we love living, but you all have free will, and there is no judgment or punishment on this side for what you do. So, klaro po, no, klaro na tayo ha, na sila ay pro-life. At mahal nila ang buhay, mahal nilang living, no, mga buhay dito. Ngunit meron tayong free will. Lahat tayo. At walang judgment or punishment na gagawin sa kung ano man ang gawin mo sa iyong buhay. Kung ang babae decided that she is unable to bring a pregnancy to term with love, she is free to do as she chooses. So, kapag yung babae ay nag-decide na ayaw munang mabuntis sa pamamagitan ng sinasabing pagmamahal, then they always have a free will. And wala namang punishment na ibibigay sa kanya kung yun man ang magiging decision niya. The spirit that wishes to be born will not be thwarted so easily. So ibig sabihin yung spirit daw na gusto niyang may panganak na dito sa mundong to, ay hindi ma-thwarted so easily. Ano ibig sabihin ng thwarted? Ibig sabihin, kahit anong mangyari, hindi mo siya mapipigilan. Yung isang spirit, pag gusto na talaga mabuhay dito, kahit anong pang
sitwasyon niya, ano pangyayari. Kung besides yung gusto niya mapanganak dito, mapapanganak yan. Kahit anuman ang anyo ng isang bata. Yun yan, tatanggapin nila yan. Unborn spirits are very determined in their ability to create bodies. See? Determinado talaga sila na mayroon silang abilidad na gumawa ng katawan. And there are many receptive sites for this to take place. Kaya yung mga spirit ay laging gagawa ng paraan, maghahanap talaga ng paraan para sila ay mabuhay o makabalik dito sa mundong ito. Dahil marami ng receptive. Ayaw nito? Ayaw niyan? Baka dito ako. Sino pa ba yung mga receptive dyan na open dyan? Ganyan yung ginagawa nila. So yung next naman na topic ay tungkol sa ordinary beings. Hilaga, imog, silangan at kanluran. San nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May tuldok na yung usapan?